Good morning everyone, si Daddy Steve po ito. Friday morning po, alas 7 ng umaga. Wala po tayong trabaho ngayon kaya eto, naisipan kong magpagkagising ko. Hindi pa ako nag-almusal, nagbisikleta na ako. Mga tayo mag-vlog tayo ng nakabike. So, biking vlog. Wala, kung saan lang po tayo, ano, papuntahin ng bisikleta, wala akong direksyon talaga. Para exciting. Si Masin po. Pagka kasi ano, malayo na po ako sa bahay nung sinimulan ko yung pag-video. Mga hindi ko pa napupuntahan. Eh, kung maglalakad tayo, medyo malayo lalakarin natin. Kaya mas magandang magbisikleta na lang tayo para kahit pa paano, bawas pagod din. Wala na po kung saan tayo mapadpad. At least kahit na malayo yung marating natin, makabisikleta naman tayo. And then wala naman tayong pasok ngayon. Pasensya na po kayo kung mahangin ha. Kasi probably mahangin talaga dahil nakabisikleta tayo. Ito mukhang matarik to. Lakad na lang tayo pagdating dito. Baka hindi ko kaya. In the meantime, tingnan natin. Oh, delikado. Baba mo na ta kayo. Saan na ba tayo? Lumabas pala tayo ng ano? Pumasok tayo ng Riverside. Pantay dun sa taas. Dun tayo sa mismong main road. Sana may daan dito papanik din sa main road. Hopefully. Ayun, sakto. May daan po. Ah, buong kayo natin bumaba rito. Oh, masarap magbisikleta dito ah. Sa ilalim oh. Check ko lang tong lugar na to, sandali. Okay. So parang tawiran lang. Dahil sa taas, hindi ka makakatawid. Dahil
Tingnan naman yung taas. Oh. Ang laki na itong bridge. Ganito yung kalaki yung palyo sa taas. Ang bibilis ng mga sasakyan. Op. Paahon tayo. Paahon lang. Sana ganito na lang ang klima. Hindi mainit. Tamang-tama lang yung lamig niya. Ano talaga, autumn na autumn ang dating. Ito nyo lang. Kahit na medyo maulap, tanaw na tanaw yung mga bundok dun. Hindi ko alam kung anong bundok yun. Dito tayo sa main road. Hotel pala ito ginagawa. Ang pangalan niya 288 Hotel. Nire-renovate. Lumabas tayo uli ng main road kasi masyadong maingay yung mga sasakyan. Masok tayo sa maliliit na kalye. Ito. Puro farm yung ano, paligid natin. Tingnan nyo. Huh? Puro farm. Doon po yung ano, mismong main road. Maingay. Masyadong maraming sasakyan. Kaya pumasok ako rito sa loob. Yun ang maganda pag bisikleta eh. Madali ka makapenetrate kahit saan eh. Imagine niyo kung ito may daanan ng sasakyan, napakakitid niya. Pero hindi mo alam paano ka papasok dito. Pag sasakyan. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok. Hindi mo talaga, hindi ka talaga taga rito, hindi mo alam 'to. Eh dahil nakabisikleta tayo, syempre okay lang. Tingnan niyo ang dami. May kanya rin dito. Oh. Pumasok tayo sa mismong farm. Puro farm, ang lawak. Talagang asin. Farm talaga, oh. Sarap nga lang, presko yung hangin. Wala po talaga tayong direksyon na pupuntahan. Basta gusto ko lang magbisikleta. Either maglalakad tayo or magbibisikleta. Ang maganda lang pag nakabisikleta, ganito. Kasi pag bisikleta ka, malayo mararating nyo eh. Saka masarap din. Parang sa-sightseeing na rin tayo. Masarap lang hangin, mga kaibigan. Tignan nyo naman kasi yung paligid ko. Talagang 360 degrees. Farm talaga, tinan nyo ha. Ikot natin dahan-dahan. Diba? Puro farm. Pero aminin ko totoo, first time kong pumasok sa ganitong lugar. Sa gitna ako ng farm. Bahala na po kung saan tayo makarating. Parang masarap din pumunta. May kalye naman eh. Dito tayo pumasok. Yung kalye nga niya lang, hindi simentado. Pero sige, laban lang. Ang dusig po ng mga ano, ng mga bigas. Alam niyo naman ang Japanese rice, napakasarap po. Kaya ang hirap iwasan. Kahit nga po ano lang eh, raw egg lang na lagi mo sa mainit na kanin, sarap na eh. Lagi mo ng konting toyo, yung natawag nilang shoyu, solve na po yun. Saan kaya tayo makakarating dito? Eh bahala na po. May mga sasakyan din dito, may road siya oh. Ah,
Pero siyang kalye rito. Kaya sila nakapasok dito. Tanggalin ko muna yung mask ko kaya. Masarap ng hangin. Sayang. Ayan. Ito muna tayo sandali. Sarap. Okay, let's go. Let's go. Imagine mo, abutin ka ng malakas na ulan dito, wala kang sisulungan. Pasensya na po kayo kung malakas ang hangin, ah. Unang-una na nandito tayo sa open field to, eh. Kaya sigurado sagap na sagap na yung hangin. Okay, labas tayo sa main road ulit. Tingnan nyo, may migratory bird. Nakita nyo? Dalawa. Hindi ko alam kung anong ibon yun. Migratory bird siya. Ayun o, siguro mag-asawa yan. Sana nakikita nyo. Siguro sa ano to, irrigation system nila para sa farm. Ito nyo naman yung buong paligid ko talagang farm. Provincial, provincial lang po yung dati nga natin dito. Eh habang nagbibisikleta ako, nakita ko yung mataas na yon, yung hills na yon. May nakita ko mga nagbibisikleta, eh. Ayoko, nakikita nyo rito. Naghahanap ako ng daan siyang kaya papuntang Papanik dun. Ihanap tayo ng daan. Let's check it out. Sabi ko, amin na susunod. Ito pala, yun. Ano kayo gagawin dyan? Alam niyo ba, mga kaibigan, kung anong gagawin dyan?
Nandito tayo sa farm eh. Ang dami pong ano, yung migratory bird. Ayan o. Oh. Yung mga kulay puti niya. Ano bang tawag yan? Diyak masyadong particular sa pangalan ng mga ibon eh. Ayan sila o. Oh. Mukhang happy sila dyan. Walang pahamak sa kanila. Hindi malapit na yung, hindi ko lang alam siya nang pasok. Meron akong pinasok na itong maliliit na kalye. Hindi ba itong mga walkpath lang ito? Sana may daan. Hoping. I'm not sure. Dito kaya. Dito parang pwede eh. Tingnan natin. Hindi ko alam kung pwedeng pumanik dyan. Try natin. Meron pa palang kalye rito, kaya lang hindi siya sementado. Doon po tayo galing. Hanap naman daan. May baka sakali. Ito, akala ko wala nang kalye rito. Meron pa palang kalye. May nakita nga akong sasakyan at saka motor. Pero pag pinarik natin to, medyo matarik siya kung dito tayo magsisimula. Wala kayang hagdanan. Ang dami. Tingnan natin po. Ayan yun. Mataas po siya eh. Ayun. Sundan natin yung nakamotor. Mukhang may daan dun. Diba? Ay, may naglalakad yun. Ano kaya yung taas niyan? Na curious tuloy ako eh. Ito talaga oh. Pag dito ka nakatira, ayan oh, may mga bahay. Talagang privacy talaga ano, dahil wala kang kapaligid kundi puro taniman eh. Oh, puro farm talaga. Mahirap panikin to kahit na wala akong bisikleta. Medyo matarik siya eh. Pag dito ko magsisimula. Hindi ko alam paano ako nakarating dito. Basta paikot-ikot lang. Exciting, di ba yung ganun? Bahala na ako sa akong pumasok. Ay, atin nyo, may nakakuruma. Ay, kuruma. Sasakyan, no? Dito dadaan yan. Alam nila yung daan. Galing, ha? Kaliwa siya. Dito siya sa main road. Hindi tayo nakakapasok hanggat ano, dahil makitid yung kalye oh. Papunta dun. Hindi naman siya one way. So, akala ko one way dahil may pumanik dito ng sasakyan saka yung motor eh. Nagulat ako, may kasalubong tayo. Pero wala pa rin akong, hindi ko sure kung talaga may daan. In the meantime, panik tayo dito. Medyo mataas po itong ahon. Yush! Iguso! Ayun, may daan nga. May daan po. May narinig ako sasakyan sa likod ko. Papanik siya. Ano kaya ito? May nakita akong daan eh. Hindi ko lalang kung saan niyang punta. Ito, may hagdanan. Di tayo pumalik. Nakarami natin yung bisikleta natin. Nakikiris lang ako dito kung ano to. Don't know. I'm not sure kung ano siya.
the meantime, pwede siguro pumalik dito, papalik dito taas. Pumalik natin yung bisikleta natin. Dito na lang ako papalik. Buhat niya yung bisikleta. Pero matarik siya. Doon kaya, tandali. Tingnan natin. Okay, ahon pa, ahon. Ahon, daddy. Ah, okay. Ito pala, meron talagang kalye dito. Buti na lang, hindi natin pinanik doon. Ito pala ang daan. Talagang para sa mga nagbibisikleta lang. Huwag daw magtatapon ng basura dito. Bawal daw ang mga motor. Talagang sa mga naglalakad lang sa bisikleta. Ayan. Taas na yung lugar natin. Wow. Wow. Look at the view, mga kaibigan. May golf course pala dito. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo, mga kaibigan. Baba tayo sa bisikleta. Eh kung maglalakad ka, hindi mo marating ito basta-basta. Ang layo. Wow. Medyo hininga si daddy. Tingnan naman yung lugar natin. Ang laki ng golf course. Huh? Tingnan nyo. 360 degrees open air tayo, mga kaibigan. Eh, ganda. Worth lang yung pagbabike ko ngayon. Iikot ko tong dahan-dahan tong camera para makita nyo. Ito nyo, 360 degrees talaga. Open air. Parang hindi ko na alam kung paano papunta dito kasi wala naman akong direksyon. Buti dala ko yung cellphone ko. Hindi ko alam paano pa uwi eh. Ito nyo, 360 degrees. Buti na lang gumaganda yung langit. Dito blue siya oh. So, hindi sumisikat si Haring Araw. Ito si Haring Araw eh. Tama lang yan. Parang hindi mainit. Grabe. Dito pwede kang magbisikleta. Hindi ko alam paano magbibisikleta kung dito tayo sa left or sa right. Dahil hindi ko na alam yung sense of direction ko dahil sa ikot-ikot ako ng ikot. Pero worth po. Ganda. Diba? Ang ganda ng lugar. Wow. Wala akong masabi kundi wow. Babike muna si daddy. Bahala na. Saan kaya ang direksyon? Dito na tayo sa kanan. Try natin dito sa kanan. Wow. As in, wow talaga. Hindi rin kasi ako makapagbisikleta ng nakaraang month dahil sobrang naman ang init. Hindi ka talaga makakatagal. And then suddenly, biglang lately, this couple of weeks, talagang bago pa lang pumasok ng September, ulan na ng ulan. Buti nga ngayon, kahapon na sa trabaho po ako eh. Lakas ng ulan eh. Buti ngayon, parang binibigyan ako ng chance na mag-vlog na nakabisikleta. At ang sarap ng klima, medyo malamig, kaya kahit na nagbibisikleta tayo ngayon, hindi na rin mapil yung init.
Pero nararamdaman ko na yung likod ko may pawis. Tingnan naman yung suot nila, oh. Diba nakadoble na sila. Medyo malandig na kasi. Pero grabe itong lugar. Tingnan nyo naman. Sa animation ko lang nakikita itong ganitong lugar eh. Oh, parang animation. Di ba yung mga Japanese animation? May mga ganyan sila. Ang ganda dito. Walang sasakyan. Solo mo yung ano, kalye. Ang lawak pa oh. Talagang ginawa nila ito para sa mga naglalakad saka saka nagbibisikleta. At wala tayong kalabang sasakyan. Grabe itong ano, golf course. Ang lawak pala ng golf course talaga, ng ganito kalawak. Dito kasi makikita mo mabuti dahil nasa malayo ka. Wow. Holy crap. Doon pala ako nang galing, yan dyan sa baba na yan. Andiyan ako sa dyan ako dumaan sa bukid dyan. Tapos nakita ko itong hill. Naganap ako ng daan. Dyan ako lumusot. Mga dyan po. Dyan ako lumusot. Doon ako galing. Tapos may nakita kayong kadya na yon. Yun. Yan. Tapos pag ganun tayo. Kumana. Naganap tayo ng daan. Yun po. Woo! Pasensya na po, medyo excited si Daddy. I feel happy. Talagang kahapon pa lang pag-uwi ko nung gabi, sabi ko kinabukasan pag hindi umulan, magaba bike vlog ako or walking vlog. Eh sabi ko, almost saturated ko na yung buong paligid sa lugar namin eh. Pagka nag-walking ako dun, ako sawa na rin ako. So para medyo bago yung pupuntahan natin, naisip ko magbisikleta talaga. So bike vlog tayo. May daan din para doon, no? Ay, nakita niya may bus. Siguro private bus yan. Oh, ayan. No, ah. Northern Country Club. Para sa mga nag-golf. Tapos, kitang-kita niyo yung river dito, di ba? Ito niyo. River ba tawag yan? Oh. Di ba? Ganda. Ganda ng paligid. Pero talaga, kita niyo naman yung golf course. Sobrang lawak talaga. Kali pala talaga to. Saan kaya sila nagsimula para makapasok dyan? Baka ituturo yan ng mga bagong nabi. Kasi pag mga lumang nabi yung gagamitin mo, hindi pa nababasa yung iba eh. Ah, may daan dito pababa oh. Pag gusto mo pala bumaba, may daan dito. Ayan oh. Tanyo. Ayan daan pababa. Pero gusto ko sa taas eh. Dito sa taas. Saka, anyway, matubig. Dahil yung umulang kagabi. Tingnan nyo yung ano nila oh. Vinyl farm nila. Para controlled yung ano. Yung temperature sa loob. Ano kaya mga tanim dyan? Probably mga tanim dyan yung mga hindi tumutubo ng ano. Hindi mainit. Dahil autumn na ngayon eh. Palamig na ng palamig. Yung mga tanim na hindi pwedeng mabuhay sa lamig yan. Yan nila tinatanim. What a beautiful day, lovely place. We couldn't ask for more. Happy lang si Daddy. Grabe, massive talaga itong laki ng golf course dito. Ang ganda niyo. Hindi ko po alam saan tayo dadalhin itong ating pagbibisikleta.
Pero okay lang ako. Hindi ako napapagod dahil exciting. Tayo ng golf. Dito nyo. Dito mo talaga makikita kung gaano ko develop yung bansa eh. Napakagandang bansa nito. Wala akong masabi. Sarap magbisikleta. Sarap magbike. Ano kaya ginagawa nung tao na yon? Parang ano ah, if I'm not mistaken, ano siya? Ah, that Saranggola? Probably Saranggola, parang korting aeroplano yung hawak niya. Oh, sugoy. すごいですね。いやー、 He has plenty of kites and maybe he's going to fly it here. いまとぶんですか？今調整してるところですね。あ、そうですか。でもこれグライダーだから手で投げる、手で投げてから飛ばすだけですので、はい、そんなに大したことないです。いやー、そんなことないんですよ。遠から見てた時には、はい、あれタコかなと思ってたの。今聞いといたら違うんだ。すごいですね。これはやっぱり気晴らしいですか？そうですね。あと、スポーツ。体を動かしたので、ちょっとそういうこともあってね。じゃあもしかしたらこの辺で住んでるんですか？そうです。少し、5、6キロ。5、6キロ、はい、近くはないですね。ああ、僕も今日ちょうど休みですよ。あ、だから、はい、ちょうど雨降ってないから、うん、みそほどいいから。あ、溝台、はい、その横の駅の鶴瀬っていうところから。ああ、間違いですね。近所ですね。だから初めて、まあ基本的に目的はないんだけど、うん、行くところただ走るだけ。ああ、でもいいじゃないですか。であっという間に僕はどこにいるかちょっと分からなくなっちゃった。でもすごい良かったなと思ってたの。こうあっという間にこの辺に出て、はい、素晴らしいなと思ってたの。ほんと最高ですね、最高。うん、tingnan natin pa paano niya paridi pa rin yan. Ayan eh. Si Masen eh, otosan, katulad ng video tatatulong doon. Oh, これ同時にこの3つ飛べるということですか？ストライ1個同時にはできない、ね、1個ずつ、はい、そうです。見てもいいんですか？いいな、ってにパリパリに。でもあのまいいですね。ここコロマ取らなくても、あ、人だけ、あと自転車の人たちの場所、
Kyo, subarashi. Kuro kito takai desu ne. Kore wa fiber nan desu ka? Fiber? Fiber desu. Yappari fiber da na. Sugo. Yotosan aruita no koko made? Kuruma? バイクで。バイクで。 どこで止めたんですか? その向こう側の方にちょっと止めてあるんですね。階段のちょっと降りたところですね。おお。すごいな、この場所。ここはいいですね。これなんていうんですか、この場所。ここはね、秋ヶ瀬、あれが羽倉橋っていう橋ですので、羽倉橋です。羽倉橋。 もう二度とどういうふうに行こうかわからなくなっちゃった。なんかとりあえず畑の方に走ってたんでしょ僕は。はい、そうです。水穂台だったら、はい、高いビルが見えますけども、あの近辺が水穂台ですね。ああ、そっかそっか。あれからまだ引っ越したばかりんでしょ、2ヶ月前に。ああ、そうなんですか。だから いろいろところ行きたくて、はい、しょうがない休みの時。ああ、よかった、ここに引っ越して。もともと新宿の方に住んでるんでしょ。はい、ああ、そうなんですか。ずっとあそこ10年間で。だからもっとこういうところいいなと思ってたの。よかった、引っ越して。おお、すごい。 で、コントローラーはこの1個だけですか。これだけです。この3つ。3つ。そうです。いや、与藤さん、これ全部しこったの？これはアセンボルなんていうのかな。で、部品部品で買って自分で。いや、もうキットになってるのがあって、それを組み立てただけです。ああ、でもすごいですね。少し触っていいんですか？ あ、いいですよ。軽いですかね。硬いですね。だからファイバーなんでしょうね。はい。じゃあ、あれと自転車のファイバーと同じものなのかな。あ、そうです。そうですよね。はい。そうだと思います。ねえ、だって、その自転車でファイバーで仕事ったのは高いからな。高いですよね。 本当高い。欲しいけど高い。これバッテリーはどのぐらい持つんですか。20分ほど持ちますね、これがですね。ああ。じゃあ、ということは20分間で飛び立つということですね。はい、そうです。残したことはないんですか。ないですね。じゃあ、ということはこの辺ではドローンでも大丈夫ですか。ドローンは、 そうですね、人がいない時には大丈夫ですね。ああ、なんか素晴らしいこの場所、本当に。お、すごい、すごい、わお、わお、おお、おお、すごい。 すごいですね。いやいやいや、すごい。ガリも、とにかく。 Wala akong masabi.
Grabe. Pataas ang pataas eh. Yasugoy. Honto sugoy na kore. Wow. Really fantastic. That's really fantastic, man. Look at that. It's flying. もしかしたらお父さんはパイロットじゃないの？パイロットじゃないですか？上手ですね。うまいんですよ。いやいや、すごい。わお。すごい。ファルコン。書いてあるよ、ファルコン。Mahal po yung libangan niya kasi mahal po yung ano, yung ganitong mga toys ng mga adult. Sabi niya isang station lang ang layo namin, so nagbibisikleta rin siya hanggang dito. Mas marayo lang ako ng one station sa kanya. Wow. お父さん、ありがとうございました。はい、どうも。本当にありがとうございます。Thank you very much, sir. Hindi ko namamalayan yung oras. Grabe. I'm really enjoying it. May daan dito, pababa. Pwede ko na maglakad para dito, may bisikleta. No, may daan eh. Tingnan natin dito. Pababa na to, kung saan to papunta.
Ah, okay. Hindi ko alam kung ano. Nice place, di ba? Yung itaas niya, bridge. What a lovely morning to take a ride on your bike. Dito tayo sa, ano, sa golf course na naman, no? Nasa baba tayo ng bridge. Ito nyo. Gusto ko rin bisikletahan yung itaas nito eh. Itaas niya, no? Pero enjoy din dito sa baba eh. Tingnan natin. Diba? Tingnan nyo. Sa akin lang ang kalye. Eventually, bumaba rin tayo doon, tayo galing sa taas doon eh. Ikutin muna natin itong buong paligid. Ganda kasi eh. I can't resist it. Nandito tayo mismo sa may golf course, oh. Isang part lang ng golf course, ha. Ang laki ng lugar niya eh. Oh, tinan nyo. Short tumambay dito, oh. Dito ko lang sa ilalim ng puno. Tapos may dala kang baon. Di ba? Tingnan nyo. Dito ka lang. Happy na. Yan o, golf course. Ganda ng golf course. Ayun yung hagdanan. Dito pala soccer. Ayun eh, nakikita mo eh. Ito tambayan siguro. Galing, no? Ayun yung itaas niya. Yung tayo galing kanina sa taas. Hindi ko lang ginamit itong hagdanan. Ito, baseball. Baseball field po. Ayun yung mama, oh, yung kanina nagpapalipad. Andun pa rin siya. Hmm, ganda na lipad. Ayun yung mama. Yung mayroong ano, mga ano, electronic kite. Galing. Galing. So, dito ay siguro iikot ng kalye rito.
Or pwede tayong bumalik din sa kaninang din na pinagdaanan natin. Anyway, everyone, maraming salamat po sa panonood nyo sa video na to. Sana huwag kayong magsawang lagi manood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, baka naman po pwede. And kung pwede naman po, paki-share na rin, paki-like, and hit the notification bell para maging alerto po kayo sa aking mga susunod na video. And I hope to see you again on my next video. Maraming salamat po. Bye bye. Mga kaibigan, pinanikaw na rin itong, kasi nandito na rin tayo, pinanikaw na rin itong Arakawa River, yung malaking tulay. Mahaba po niya, eh. Drive na po ako dito, kaya nung time na nakita ko yung nag-drive ako dito, sabi ko one time pupuntahan ko to, nakabisikleta lang, kaya ito na tayo. May kahabaan po siya, yun. Ayan po yung Arakawa River, tapos yung golf course. Nagpi-fishing pa dun, pwede mag-fishing, pwede pala mag-fishing dyan. Ayun, ayun. At least alam ko na paano daan dito. Ano nyo? So part ng Saitama City. Ayan, Saitama City. Ang haba, oh. Ang haba po nitong ano, bridge na to. Sarap i-explore, oh. Nakabisikleta ka lang dyan, sa baba, oh. Okay, dun pala ang daan, may daan pala dun. Ayan, nakita nyo? Yung mga sa baba, may daanan na sasakyan. Hindi ko lang alam kung pwedeng bumaba rito kung may papartan ka. So itong lugar dinidevelop pa rin hanggang ngayon, oh, wala silang tigil. Susunod kaya, ano kaya dito? Anong gagawin? Ayun, may ano, may mga nakaparating sasakyan dun. Hindi ko lang alam kung mga private, exclusive lang yung lugar na parking na yun. Galing, no? Traffic ka. Buti na lang, nakabisikleta lang tayo.
Akigase Park. Kaya yung Akigase Park na to. Nakalip yung araw eh. Tingnan natin. Puntahan natin. Akigaya Koen. Ano daw siya? Akigaya Park. Dahan-dahan lang daw ang pagmamaneho. Picnic na mori. Pwede mag-picnic para dito. Next time pupunta ako rito, nakasasakyan. Ito ang parking, Mary. Pwede kang mag-picnic para dito. Ang ganda. Dito, libre parking. Grabe, ang ganda po dito sa lugar na to. Hindi ko lang alam kung kasama pa to sa park. Pero ano eh, may mga parking siya eh. Libre po yung parking eh. Ang ganda ng lugar po. Ayan o, may mga parking po siya. May dory. Sarap mag, ano rito, mag-relax. Sawa ka sa parking. Bili mo na tayong tubig. Oo, na si daddy.